Kasunod ng pagbaba ng alert level status sa ilang lugar sa bansa, ay pinaghahandaan na din ng ilang probinsya ang progressive expansion ng limited face-to-face classes. Narito ang detalye. Kamakailan lang nang inulat ni Department of Education Secretary Leonor Briones na umabot na sa mahigit 1,700 na paaralan sa bansa ang nakapagsimula na ng limited face-to-face classes sa pagpapatuloy ng expanded implementation nito. Ayon sa kalihim, sa pagbaba sa Alert Level 1 ng ilang lugar sa bansa ay inaasahan daw ng DepEd na madadagdagan pa ang mga paaralan at mga estudyante para sa limited face-to-face classes. Sa Ilocos Region, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng DepEd Region 1 sa iba't ibang paaralan para sa evaluation kung handa na ba ang mga ito para sa expansion ng limited face-to-face classes. Sa ngayon, 97 na paaralan pa lang sa Region 1 ang nagpapatupad ng in-person classes. Ang Mangaldan National High School sa Pangasinan na kabilang sa may pinakamalaking populasyon, handa na daw sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Pero hinihintay pa ang abiso ng DepEd Region 1 sa implementasyon nito. Kasabay ng pagsisimula ng expanded limited face-to-face classes ngayong buwan ng Marso sa Bicol Region, tiniyak ng kapulisan na magiging katuwang sila ng DepEd at DOH sa pagpapatupad ng health protocols sa mga paaralan. Ayon sa PNP, mas magiging regular ang kanilang gagawing bisita eskwela para matiyak na masusunod ang minimum public health standards. Bukas rin umano ang hanay ng kapulisan sa anumang tulong na pwedeng ibigay sa publiko para maiwasan na ang muling paglobo ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga nasasakupang lugar. Ito naman po ay siyempre tinitingnan po natin yung safety o yung baga, hindi naman ibig sabihin na nawala na yung pandemic sa atin. Still, nandyan pa rin sa paligid natin. Sa Western Visayas, 59 na paaralan na ang nakapagsimula na ng limited face-to-face classes at nasa 40 pa ng mga paaralan ang patuloy na inaasikaso ang kanilang requirements para makapagsimula na rin. Sa Alangilan National High School sa Bacolod City, maliban sa grade 12 students na kabilang sa mga sumabak na sa limited face-to-face classes, sisimula na rin sa susunod na linggo ang expansion ng in-person classes para sa grade 7 at iba pang grade level. Inaasahan rin ang dagdag na bilang ng mga estudyante na makakasama sa special strands ng ANHS sa landscaping at computer education. 4 na paaralan pa sa Bacolod City ang pinayagan na din para sa expanded in-person classes. Handa naman ang Davao City National High School sa pagbabalik ng face-to-face classes sa naturang paaralan na aasahang magsisimula sa susunod na buwan. We will start katong mga estudyante who are really vaccinated. Kunya, i-handle po sila sa mga teachers who are also vaccinated. And then, with the parent consent, of course, with the cooperation sa mga ginikanan. Sa executive order na inilabas ng Davao City LGU, wala itong tatanggihan sa lahat ng paaralan na mag-a-apply para magsagawa ng face-to-face classes mula kindergarten hanggang postgraduate studies, bagay na ikinatuwa naman ng Department of Education Region 11. Pero kailangan pa rin sundin ang health protocols at mag-comply sa requirements. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.